Magnolia Chicken Timplados versus Converge Fiber Xers. Walang poly ngayon para sa hot shots. At parehong winless ang dalawang koponan. So sino kaya ang makakauna makakuha ng kanilang unang panalo ngayong Philippine Cup? First quarter, nag-struggle ang Converge sa magandang depensa ng hot shots. First quarter pa nga lang, 10 turnovers na agad ang Converge. Halos pantay na ng kanilang score ng first quarter, which is 11 points. Hindi rin naman ganoon kaganda ang opensa ng hot shots, pero maganda naman ang depensa nila kaya sila lumamang ng maaga dito kontra sa Converge. Nagtapos ang first quarter sa score na 16-11. Second quarter, dito nang tuluyang lumayo ang hot shots dahil gumanda ang kanilang opensa. Tignan niya naman ang fake ni Adrian Wong dito, napakagat niya ang kanyang depensa. Next play naman, behind the back pass naman ang kanyang ginawa na nag-lead sa 3 ni Jeric Akamnisi. Nakatres pa nga ulit si Jeric after niyan, tapos Ian Sanggalang kakapasok lang ng mama na agad. Lumobo na tuloy sa 20 ang lamang ng hot shots. Napatimeout tuloy ang Converge. Pero off the timeout, nabuhayan ng konti ang Converge. Naka-back-to-back basket sila. Kaya naikat nila sa 12 points ang kalamangan ng hot shots. Nagtapos ang first half sa score na 47-35. Third quarter, sinimulan agad ni RK Ilaga ng Converge sa kanyang dress. Baba na lang sa single digit ang lamang ng hot shots after ng basket ni RK Ilagan. Unti-unti pang tinapyas ng Converge ang kalamangan ng hot shots dito sa third. Nalimitaan din kasi nila ang kanilang mga turnovers sa quarter na to. Isa iyon sa mga rason bakit sila nakabalik. Jeron Teng na foul counted pa sa kanyang layup kaya bumaba na lang sa 6 points ang kalamangan ng hot shots. Pero bago magtapos ang third quarter, Ian Sanggalang nag-take over para sa hot shots. Pinakitaan niya ang mga bata ng Converge. Opensa at depensa ang naipadama ni Sanggalang dito sa mga bata ng Converge. Nagtapos ang third quarter sa score na 65-58, 7-point lead by the hot shots. Fourth quarter, Gio Halalon agad ang bumanat para sa hot shots sa kanyang teardrop. And then off the turnover ng Converge, Jeric Akamnisi nakatres agad dito sa simula ng fourth. Lumobo tuloy ulit sa 12 points ang kalamangan ng hot shots. After ng mainit na third quarter, nag-struggle na naman ang Converge dito sa simula ng fourth quarter. Puro turnovers din sila kagaya ng first half. Pero nakabalik pa rin naman ang Converge sa hot shots. Maaga pang na-penalty ang hot shots dito sa fourth quarter. Around 3 minutes, Maverick Akamnisi tinabla na ang laban sa kanyang 3-point shot. Tabla na ang score sa 78 after ng basket ni Akamnisi. May sagot naman ng hot shots, naka-back-to-back basket si Ian Sanggalang kaya balik sa 4 ang lamang ng hot shots. Exciting ang naging ending ng laban na to. 7 seconds na lang natitira sa 4th quarter, nakatabla na naman ang Converge sa dress ni RK Ilagan. Pero may 3 seconds pang natitira para sa hot shots pero hindi nila na-shoot ang game-winning shot ni Gio Alalon. Nagkaroon patuloy ng overtime ang game na ito. Sa overtime naman, RK Ilagan nakatres na naman off the pass break. Lamang natuloy ng 3 ang Converge, 85-82. Sinundan pa yan ng teardrop ni Maverick Akamnisi na patimeout tuloy si Coach Chito dahil 5 points na ang lamang ng Converge sa kanila. After ng timeout, natawagan pa ng offensive foul si The Beast. Kaya balik na naman tuloy ang bola sa Converge. After nga niya, natawagan na naman nga ng offensive foul ang hot shots at this time kay Ian Sanggalang. At dahil nga dyan, graduate na tuloy itong si Sanggalang dahil pang-anim na niyang foul yan. Justin Arana, lalo pang diniin ang hot shot sa kanyang one-hand shot. Dahil nga dyan, nakuha na ng Converge ang panalo after matambakan ng 20-point lead.